Magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of promise, this is Queen Helen Abdurajak Elizabeth III. Magandang umaga po. Ngayon ay Agosto na, 1, 2023. Talagang alam ko marami kayong nag-aantay ngayon. At talagang sinasabi ko nga, mas maganda na nagkakaintindihan at nalalaman ang katotohanan. Kasi as of now, alam ninyo maraming haka-haka. Pag ako'y nananahimik, maraming nagkakalat ng malagim na balita na Quezon tumakas, Quezon nakulong. Kesyo, ayun, dahil kailangan magtago. Sabi ko nga sa inyo, kayong mga matatabil na dila, meron din kayong kahinatnan dahil ang hindi ninyo alam. Ito ang paraan ng Diyos, ng Allah, na para matuntun ka kayo, Kristiyano, Muslim, kahit anong tribo ninyo. Bakit maraming nagtatanong? Muslim attire, tapos ang mga kanta ay Kristiyano. Iyan ba'y basihan ninyo ng pagkakilala ninyo sa Diyos Ama, sa Allah? Alam ninyo merong nangyari diyan sa baha. Ang sumagip sa kanila, siyempre may mga spiritual tayo sa sagip. Tanungin ba yan ng ating mga spiritual na mga sundalo? Tanungin ka ba kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay Muslim? Hindi. Kahit ang pagpunta ninyo sa paraiso, hindi tinatanong kung anong religion ka. Tinatanong kung ikaw ba ay may nagawang kabutihan dito sa lupa. Ayan ang batayan. Hindi kung anong religion ikaw. Ang relihiyon, madalas ay ginagawang asosasyon, ginagawang organisasyon para sa proteksyon ninyo. Kadalasan. Ngayon, huwag ninyong sabihin porque ako ay nag-attire Muslim. Yun lang, sinasabi ko sa inyo, ang Diyos hindi tumitingin sa relihiyon. Tumitingin siya sa bawat puso ninyo, sa bawat kaluluwa ninyo. Kung kayo ba ay karapat-dapat umuwi sa lupang pangako, sa paraiso na inaantay ng bawat relihiyon na mga doktrina. Subalit maraming doktrina taliwas doon sa doktrina ng Divino Gobyerno. Wala akong inaatake, never ako nag-atake ng relihiyon. Sabagkus nire-respeto natin ang relihiyon. Kaya nga sabi ko, coexist. Hindi yun na porke katoliko kayo, kayo lang ang makinabang sa yaman at pagpapatayin ninyo ang Islam, lalo na ang tribo ng Muslim. May pagkakaiba po pag Islam po, that means kayo ay mga kasapi ng relihiyong Islam. Pag tinawag kayong Islamic, yan ay batayan na kayo ay nasa Islamic faith. Pag kayo ay Katoliko, yan ang tawag sa inyo. Pero pag sinabing Kristiyano, marami po iyang mga denominasyon. Pag sinabing Muslim, maraming kaakibat iyan. Kaya nga sabi ko, nagwatak-watak tayo sa Mindanao nang dahil pagpanig natin sa relihiyon. Alam nyo ba sa Mindanao nung kasagsagan ng pagsakop ng mga Kristiyano during sakay may magsaysay dahil yan ang inutos na kailangan makapasok sa Mindanao? Alam ninyo, maganda ang usapan kay Ama Pandala Pasandala na galing mismo iyan kinuha ang pamilya ko sa Negros,
Kinuha ang pamilya ko doon sa Iloilo. Marami kami, mga tumandok na mga Kristiyano na dinala mismo ng Raja Sulaiman. Kaya huwag kayong magmalaki dahil kami alam namin kung sino ang tumandok na mga Kristiyano na dinala ng aming mga lolo na yaan ng jajaan. Sa kasagsagan ng martial law, alam niyo ba ang ginawa ng mga lolo na Islam? Para hindi kami malipol, pinaasawa sa Kristiyano ang mga kapatid, ang mga anak, para may proteksyon, para hindi mawala ang lahi ng Raja Sulaiman. Maski mismo sa istorya ng Manila, sa kaharian ng Raja Sulaiman, sa Manila, sa Tondo, sa kasagsagan ng paglipol, pag-conquer ng Espanyol, pinapaikot yan dyan. Moske po iyang katedral. Pinapaikot yan dyan ang mga Muslim. Kung sinong hindi papasok sa simbahan na ginawa nila na dating moske, kahit yan kaya po, alam nyo yan. Pag hindi pumasok, pinapapatay. Anong sinabi ng Lolo Raja Sulaiman? Pumasok kayo para pagdating ng panahon, may matitirang dugo na magbalik muli ng kaharian. Kaya nga lahat kayong mga santo, lahat ng mga madre, alam nyo ba kung saan nanggaling kayo? Hindi ninyo alam. Kaya dapat tulungan ninyong mga Muslim. Tulungan ninyo, hindi yung ginagamit ninyo. Okay, balik tayo sa sulo. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Ako tumira ng sulo para makita ng dalawang mata ko anong pamamalakad. Hindi ko kayo minamaliit. Subalit ang nangyayari, tingnan nyo dyan, may posting ako dyan. Sa mga Islam na minaliit ang pagkatao ko. Hindi nila alam kung sino si Queen Helen Abdurrahjah. Marami sa inyo ang nanghamak dahil nag-Islam-Islam lamang. E kayo, kayo mismong pinakamataas na liderato ng Islam, mga ustadyas. Diba ang mga anak ninyo nag-aral sa Kristiyano na mga eskwelahan? Hindi nyo ba naiintindihan iyan? To become a politician, galing kayo sa Kristiyano na edukasyon? Ginawa ninyong organisasyon ang simbahan. Pero niminsan naringgan nyo ba ako na inaatake ko kayo? Hindi ko kayo kailanman inaatake. Dahil dinala ko sa puso't isipan ko na ang dalawang relihiyon na nag-aaway para magkaroon ng superpower ay ang Kristiyano at ang Islam. Kasama na ang Buddhist kasi ang Buddhist naman talaga ay talagang reservian sa Tibet, sa China. Pero kasama ko rin sila. Kasama ko rin ang ating mga Hindus na mga kapatiran. Kaya apat ang dinala ko para magkaroon ng world peace and prosperity. Hindi nyo alam ang sinasabi na unification ng lahat ng relihiyon. Freedom of religion. Isa iyan sa misyon ni Queen at ni King. Freedom of speech. Pero anong ginawa ngayon nila? Ginagamit nila ito para lipulin ang maliliit na tao. Kaya nga, anong hiningi ko sa kalangitan para matapos ito? Sabi ko, para magkaroon ng pagkakataon, kilalanin ang totoong Diyos na namumugad sa inyong katawang lupa na kayo ay pinili din ng Diyos para mamuhay ng mapayapa dito sa mundong ibabaw. Salamat at marami kayong nag-aantay sa pananalita ni Queen. Bawat binibigkas. Pagkatapos nito, ihihiga ko lang.
dahil malaki ang tama sa aking pangangatawan. Subalit sinisikap ko dahil ika nga, wala na silang pag-asa sa mga media. Ang media, bayaran. Totoo po yan! Totoong totoo! Kaya nga kami hindi nakikilala dahil millions ang binabagsak ng bawat media provider kasabwat ang politiko. Ay aba eh, ang galing-galing. Eh, nakita na ngayong sa buwatan ng Malaysia at ng Pilipinas, magaling pa rin ang plataforma ng mga media providers. Eh, sirang-sira na nga eh. May pruweba, may ebidensya, merong tinatawag na pagkakamali. Pero ang media, tagatakip ng mali. At ang mali, ginagawang tama sa pananaw ng bawat isa. Hindi ba kayo nahihiya? Ngayon, anong dahilan na nagkaroon ng batas na ibablock ang lahat ng SIM card? Dahil meron silang kumpanya at provider na ilalabas. At sino iyan ang nag-author? Titingnan niyo mabuti. Sinong nag-author niyan? Kung sinong malapit sa kusina na sinasabi, ay yun ang mananalo dyan sa mga proyekto, sa mga bawat kontrata ng iba't ibang bansa. Natural, the final approving body is the Office of the President. Dapat dinadaan yan sa Kongreso, Senado. Pero subalit, dahil wala ng otoridad ang gobyerno, the special power and authority of the Office of the President can decide in accordance doon sa binigay na power and authority as an extension for transitory, na yan ay mag-i-end sa September 16, 2023. May namaliit yan ng maliliit na tao dahil maliit na nga ang utak, kukute, ang sama pa ng mukha, ang sama pa ng ugali. Aruy, pasensya na ha, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Kasi ang galing ng mga packagers, gagamitin nila yung walang alam, hihimukin nila yung tao magagalit sa akin. Dahil meron silang platforma na gagawin. May ginagawa kayo, nauudlot dahil iyon ay mali. Ngayon, itong baha, na-anticipate nyo ba yan? Ginagamit ninyo ang mga teritoryo para sa pansarili ninyong interest. Oo, presidente kayo. Oo, kayo yung sa Department of Agriculture. Kayo ito lahat sa Department of Energy. Department of Agriculture and Department of Energy, kayong liderato nakaupo dyan. You will be accounted kasi itong ginamit ninyo. Yan, dumating na naman yung isang mataas na tao ng European Union. Tama ba yan? Tama ba yan? Pagkakamali ninyo, the more you delay the truth, the more na sinasabi ninyo, ay, nagsalita kasi si Queen eh, kaya naudlot yung pag-recognize sa kanya, wrong. Dadalawin ko kayo sa panaginip kung tama niyang ginagawa ninyo. Sinasabi niyo makapangyarihan kayo. Sinasabi niyo kausap niyo ang Diyos Ama. Tapos hindi niyo kilala ang nasa likod ko. Por Diyos, por Santo, tinuringan kayong mga Katoliko, liderato ng buong bansang Pilipinas. Hindi ko ginagamit ang Maharlika sa ngayon. Dahil sinabutahin niyo mismo para kayo ang manalo. Mali. Ang nakasaad sa bawat agrimento ng buong mundo ay ang gobyerno ng Pilipinas, hindi gobyerno ng Maharlika. Ginamit ko iyan para maintindihan ninyo na merong dapat patutunguhan ang misyon na ito. Ang galing dahil dito ko kayo nahuhuli sa bawat plataforma na ginagawa ko at inaangkin ninyo dahil may sarili kayong personal na interest. E di ngayon, natimbog ko kayo. Pero yung bawat programa ni Queen using Maharlika stands. Dahil bastihan ko yan para at least sa pundo na gagawin. Ngayon, may pundo kayo? Oo. Meron po release? Oo. Sino ang final signatory ninyo? Sila ba o meron pa? Yan ang titingnan ninyo. Nakikinig kayo sa akin lahat? Nakikita na ninyo ang batayan? Pero, talagang matindi ang mga pipitsugin na mga politika. Kumo nakaugat sa pusod ng Malacanang, kumo na sa konspirasiya na mayagpag sa ibang bayan. Hindi ako nanghahamak. Subalit,
iyan ay kukunin din sa inyo. Kapag wala na yung puno, wala na rin sila na mga hinihimok lamang ninyo. Wrong moves. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Wrong platforms. Dahil mas ginagamitan ninyo ng tinatawag na famous. No? Yung kilala. Sige, kilalanin natin ang mga corrupt leaders at ililistan natin. Kasi sino ang magwawagi? Kayo ba? Naalala nyo lahat in the times of the Roman Empire? Lahat ng mga tao nag-celebrate sa Pompeyo, sa Pompeii. Anong ginawa ng lolo? Pinaputok ang bulkan. Lipol lahat ng mga tao na nando doon. Gusto nyo rin ba yan? Ngayon, baha. May pangatlo pa na darating. Gusto nyo pa rin iyan? Sige. Hindi ako ang sisingilin. Kayo. Dahil kayo ang nagharang kakasakatutuhanan. Ngayon, meron pa ba kayong mukha na ihaharap? Kilala nyo ba talaga sino ang nasa likod ng hari at reynan na ito ngayon sa panahon ay talagang hinihimok na magiging liderato sa pagbabago? Meron kayong mga organisasyon na pagbabago, yes. Gamitin pa ninyo at dyan ko tinitingnan yung sabwatan mula 1950 na binigyan kayo ng lolo ng pagkakataon. Gamitin yung papel ng batas ng House Bill 42. Iyan yung umpisa na bakit kayo merong gobyerno na inilagay dyan na ang may-ari mismo ng sovereignty ay ang Sultan of Sulu. Kumo, yan ay pinahiram sa inyo, binaluktot ninyo at tinago ninyo na mismo ang naging sultan ngayon ay ang pusod ng Malacañang. Klarado! O diba? E ngayon, papano yan? Patay sa patay, buhay sa bahay, papatayin kayo. Dahil yan ang utos ng Divino Gobyerno, ang hustisya ng kamay ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya kayong mga Kristiyano, magtanong kayo sa tama. Kung ang mga kanta nilalagay sa Kristiyano, iisa lang po ang Diyos. Yan ang mensahe ni Queen. Iisa lang ang Allah, iisa lang ang Diyos Ama, iisa lang ang may likha sa atin lahat. Kaso lang ginawa ninyong nasa kamay ninyo, nasa isang box lang ang Allah. Ginawa ninyong utusan ang Allah. Ginawa ninyong nasa kapalad ninyo ang Diyos Ama dahil sa inyong relihiyon na ginawa lamang. Ang relihiyon, nagiging relihiyon dahil sa suporta ng sangkatauhan. Si Kristo hindi Kristiyano. Naging Kristiyano tayo pagkatapos ng namatay sa ginawa iyan dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. Ang Islam ginawa yan dahil sa pagmamahal kay Prophet Muhammad. Ngayon, sino ngayon ang mamayagpag? Meron pa bang hihigit sa Divino Gobyerno na pinapalakad ng Diyos Ama? Regardless kung anong denomination ka, kung anong faith ka, pagkakaisa, bilang isang tao, magpakatao naman kayo. Oh. Yan ang hindi ninyo nabantayan. The world of lies will never win. The truth will always the truth and the truth prevails. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan at kailanman hindi magwawagi dahil ang tatayo at mangunguna ay katotohanan. Ang katotohanan ang siyang batayan ng hustisya ng may makapangyarihan. The Council of Heavens and Earth Below. Yan ang hindi ninyo namalayan. Kaya nga, sinisikap ko na magkakaroon ako palagi ng boses dahil naawa ako sa inyo. Maraming humihiling nagpapanaghoy, Queen. Kahit nagdadrive kami ng malayo, pinapakinggan namin ang bawat pananalita. Pagod na kami sa kabibigay ng pahayag ng gobyerno sa lahat ng mga programa nila
Pare-pareho. Totoo, pare-pareho. Kasi ang pinapakita nila, yung kanilang artificial na serbisyo publiko. Pagdating sa bahay, anong sabi? Kailangan lang dahil, kailangan makita ng tao na good tayo. Pero babawi tayo sa kaban ng bayan. Kasi pinaghati-hatian na ninyo eh. Eto ha, isang example lang. At ito'y paulit-ulit ko sinabi. Titingnan niyo mabuti yung mga empleyado sa loob ng Malacañang. Puro iyan rekomendado ng ating mga sultan-sultan. Kaya dito nakikita natin. Kaya nga minsan mahirap. Mahirap. Kaya nga tayo lahat nakikiisa sa ngalan ng ating mga lolo. Kaya nga dito pinaghihirapan natin. Lahat iyan programa. Binigyan sila na sila ang magdesisyon kung sino sa Malacañang ang uupo. Lahat kayo tinitingnan iyan dahil that is the superpower and authority given to America, to the British North Borneo, to the Sultan of Sulu, to Malacañang, to the Malaysian government, to Indonesia, at iyan kasama ang Sultan Brunei, Singapore, at itong Lupasug Empire. Ngayon, kaya nga, sundin ninyo ang MA63. Ang Malaysia, Philippines, Indonesia, kaya nga MA, Maria Abdurrazak. Yan ang hindi nila nakikita. Ngayon, delay pa kayo ng delay. May papasok na naman na Baguio. Delay pa kayo dahil nagagalit ang mahal na ina. At meron ba kayong ibang mahal na ina na kinikilingan? Ang mahal na ina, pinsan niya yung buhawi na siyang inuutusan ngayon para lipulin ang masasamang elemento. Dahil ginagamit ninyo sa plataforma ninyo. Hindi ninyo namalayan. Malaki na ang daan ng destruction. Tingnan ninyo ang China, Beijing mismo, nilolubog dahil sa pagsira ng kalikasan sa sobrang high technological approach na lahat ng usok na punta sa ozone layer. Kung sino ang mga nag-contribute, doon din inuuna ang divino justisya na ginagawa ng Diyos Ama. Sinini Kunin, si Kuanin, lahat yan, hindi ninyo namalayan ang tindi ng parusa. Kaya nga kayo, tingnan ninyo, kasi alam ko na eto si Queen, pagkatapos nito, higa lang para bumawi sa enerhiya na binibigay ko para maintindihan ninyo dahil hindi ako sakop ng inay ng ninumang media providers. Kaya nga dyan nakikita, marami silang tropa magbantay, i-block tayo sa Facebook, i-block tayo sa ating lahat ng dinadaanan sa YouTube. Pero maganda, dahil ngayon nakita na nila na merong saysay ang bawat pananalita ni Queen, na merong paraan si Queen para abutin kayo lahat. Malapit na. Pero hinihiling ko, the more ibablock pa rin nila, papatayin kayo ng Allah. Papatayin kayo dahil ang hangin na nilalanghap ninyo ay galing pa rin sa kanya. Yan na yung sinatawag natin. Ang paghusga ng kamatayan ay nasa kamay ng Diyos Ama. Hindi sa akin! Diba? Hindi sa akin. Marami pa kayo. Marami pa kayo. Marami pa kayong susunod doon sa mga kailangan ng bigyan ng hustisya at kunan mismo ng hangin sa ilong. Yan lang! Hangin lang tayo. Iba pa yung sakuna. Iba pa yung dilubyo. Hangin lang. Doon tayo. Yung pagtulog ninyo, saka kayo kukunin. At pag nakuha na kayo, doon kayo sa umaapoy na lava sa ilalim ng impyerno. Sorry na lang. Sorry na lang. Kasi hindi kayo naniniwala. Subalit hindi ko rin kayo ma-blame. Dahil may sarili kayong paniniwala. Kontrahin nyo na si Queen. At nang tuluyan, lulubog ang inyong kabahayan.
Yan lang! Yan na ang aking parusa na itinamo sa utos ng mahal na ina. Because you will never, never stop destroying the environment. Binibenta ninyo sa ibang bayan. Nabenta na tayo noon pa sa panahon ni Aquino. Sumunod! Marami kayo nakalista. Binenta sa Beijing, binenta sa Malaysia. Ngayon, sino nagbenta dito? Klarado, may mga pictures po kayo nakahilira. Pati yung finance na dala ninyo. Pati yung mga congressman, senado na dala ninyo. Nandi dito, pasensya kayo dahil nasa loob din ako. Nakikinig sa inyo. Yan ang hindi ninyo namamalayan. Masyado kayong secretive sa maliliit na tao dahil ginawa ninyong sa inyo ang Pilipinas. Kasi ang politiko ganito, binagi-bagi, kaya nga dito ka sa teritoryo. Pag nanalo ka, magbayad ka balik dito sa mga packagers na ito. Yan ang pundo ng eleksyon. Ilalagay kita sa teritoryo ng Mindanao. Ito ang budget mo, pero ito ang isuli mo. Ginawang negosyo, the highest form ng business is politics. Politics. Kaya nga tinatama natin ang politicians. Tinatama natin lahat. Sa ngayon, alam ko. Salamat at marami kayong nag-aantay palagi sa pananalita ni Queen. Ito, makita ninyo. Kahit anong mangyari, kahit saan ako sa mundo, iyan ay paraan ng Diyos para maintindihan kung anong klaseng pamumuno ang kinakailangan sa mundong ibabaw. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bansang Pilipinas, kong mahal, the beloved country, the Philippines. Now, let the Maharlika, let them. Kasi bininta nga tayo eh. Maharlika, bininta rin tayo. Pero ang Maharlika, yan ay nakalaan sa ating kaharian sa Limoria. The Limorian protects Maharlika. Pilipinas protected by Queen of the Philippine Islands. The Queen of the Philippine Islands will help restore, rehabilitate, restructure lahat ng recovery program natin sa lahat ng kalupaan. Ibabalik po iyan sa tamang kamay. Yan ang ibig sabihin ng pamumuno ng lupang hinirang. Kantahin nyo kaya yan. Bayang magiliw, perlas ng silangan. Iyan, tingnan nyo mabuti. Bawat araw, bawat event kinakanta nyo, pero hindi ninyo ninanamnam ang kasaysayan na nakaugat sa lupang hinirang, na iyan ang lupang pangako na nilalaan sa bawat pamilya na naniniwala sa misyon na ito. Ngayon, intay tayo. Marami pang mangyari. Alam ninyo, pag very soft na ang lupa, isang kibot ng putok ng bulkan, lubog po tayo lahat. Gusto nyo ba ganun ang mangyari? Tinatawagan ko lahat ng mga obispado. Si Queen, ni minsan, hindi ko kayo binigyan ng pasakit. Bagkus dahil sa akin, nahihimok ko ang mga Islamic radical to stop, na huwag makinig doon sa plataforma na binibigay mismo ng inyong mga liderato na alam din natin alam ninyo. Tama na. Dahil meron talagang paraan na makita ninyo ito, may hangganan lahat. Magdasal tayo. At dito nakikita natin, marami pang mangyari sa bansang Pilipinas, sa bansang lupang hinirang. Mabuhay! Maraming maraming salamat! Magandang umaga po sa inyo. Naway na sa mabuti kayong kalagayan at sa mabuting pangangatawan. Naiiyak po ako dahil marami pong namamatay na mga inosente na dadamay dahil sa kawalanghiyaan ng mga liderato natin. Maraming salamat! Magandang umaga! Magandang gabi sa ibang bayan! At naway magkaroon ng magandang balita ang ating bansang Pilipinas.
Masalam!